sa ating mga kababayan na nanonood through our Facebook Live. That's DZRH News Television. Again, magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, lahat ng mga viewers natin worldwide. Yan. Welcome po dito sa ating palatuntunan. Oo, hello po sa inyo. At syempre doon sa mga nanonood din sa atin, sa ating YouTube channel, that's DZRHnews.tv. Ayan. Maraming salamat po sa mga tumututok din, syempre, dun sa ating website, partner, ha? Kasi medyo tumataas na ang ating mga ano ngayon, visitors. Kahit na sila itulog. Oo. Kumbaga, nanunood at nakikinig. Correct. Okay, at yung iba nga, sabi nga, may mga nagko-comment pa, partner, dun sa ating Facebook page na even kagagaling lang nila sa trabaho, yung mga OFWs natin, ha? Hindi daw muna sila natutulog, makapanood lamang po sa atin. So maraming salamat. Napakahalaga po ng pinag-uusapan namin dito. Correct. Kaya ano man pagod ho ninyo, kung makikinig kayo at nagkataon na ito yung problema ninyo, siguradong maganda yan para sa inyo. Oo. At syempre, magpapakilala po muna kami. Kami po pa rin ang inyong mga kasama. Ako po si Vian Dacles. Ito pa rin po si Sunny Casulia. Yes, ang aking partner. Gumagwapo lalo, ah. Wow. At ito pa rin po ang ating programang Legal Mind. Sabi ko na, partner. Total, nabanggit mo na kanina yung connection. Kasi yung mga OFWs na kababayan natin, maraming problema pa rin sa family, syempre. Kasi mahirap eh. Mahirap yung meron kang kamag-anak na nagtatrabaho malayo sa'yo. So, hindi mo na mo-monitor ng maayos. Tsaka mahirap yung nagtatrabaho ka sa malayong lugar. Correct. Malayo ka sa family mo, nagtatrabaho ka sa ganitong sitwasyon. Hindi maiwasan na mag-iisip ka ng at magkaroon ng sigalot kumbaga sa pamilya. Oo, kailangan mo yung tulong. Correct. Oo. At speaking of tulong at speaking of family, ito ang ating syempre ang ating katukayo, ang ating kasama pagdating sa problemang pangpamilya. Ang talaga nagpapaliwanag sa atin tungkol sa specially family code kasi ito yung ano niya eh. Ito yung kanyang specialty, kumbaga, masterpiece. Ang ating, syempre, nagpapaliwanag sa atin at nagbibigay ng mga legal advices. Walang iba ang nag-iisang attorney Pogi, attorney Mark Tolentino. Hi, hello. Good day sa lahat. OFW, mga followers natin sa DZRH TV. Good day, good evening, and good afternoon sa lahat. O yun, marami na naman nabuhay ng dugo. Nakita na naman si attorney. Oo. Ibang klase. Feeling ko nawawali ka, partner. Hindi naman. Pumapantay naman. Pantay lang. Lamang sa akin ng oras sa paligo. Oras sa paligo talaga. Oo. Ibig sabihin, mas maaga siyang nakapaligo. Galing ba yun at partner? Magkakasama na po yan. Ayun. Ito, napag-usapan na natin yung tungkol sa pamilya dahil ngayon ang pag-uusapan pa rin natin ay may connection sa mga problema sa pamilya. Sa pamilya, hindi lamang yung mag-ama, hindi lamang yung mag-asawa na mayroong pamilya, kundi yung mga problema, yun ding mga anak, may problema din sa kanila mga magulang. Sigurado makakarelate mga millennials natin. Ito na, dahil partner, ano ba ang ating problema? Ito pa rin po. Ang pinadala sa atin. Oo, ito ay isa pa rin po sa mga pinadala sa atin. Ang sabi po rito, ako po ay isang anak na nangangailangan po na maliwanagan sa mga responsibilidad ng aking mga magulang sa aming mga magkakapatid. Ako, ano kaya ito? Ayan, mabigat po ito. Kadalasan po kasi, matinding pinag-aawayan po namin ang sobrang paghihigpit ng aming mga magulang. Marami nakaka-relate. Nais ko pong malaman, may limitasyon po ba ang kanilang paghihigpit at pangangaral sa amin? Bahagi po ba ito ng kanilang responsibilidad sa amin? Paano po kung nasasaktan naman nila kami? Mm-hmm. Ito po ba'y naayon pa rin po ba sa batas? Naku, may hugot, ha? Matindi ang hugot nitong batang to, ha? Grabe. Hindi naman ito adik, ha? Hindi naman siguro. Pero hindi, marami kasing circumstances yan, attorney, di ba? Kung bakit naman naghihigpit kasi ang mga magulang. Sa tingin ko, ito nagpadala ng responsibilidad. Ang laki ng dinadala niyang responsibilidad. Posible, ano? Posible. Malaki po ang responsibilidad na dinadala niya. Kasi yung bata kasi, ang bata, pag below 18, hindi pa siya emancipated. Un-emancipated pa siya. It means under the law, she or he is still a child. Ayan. Basta below 18 below ka. Below 18, ha? Kahit namarunong ka ng gumawa ng bata, dami na nabuntis. Naku, oo. 17 years old, 16, di ba? 13 ka, attorney. Meron na. Especially, ayun. Oo, ganun. But under the law, if you are below 18, you are still a child. Kasi you are still a child, wala kang right na mag-decide
wala kang right na, not really to decide, but wala kang right to give consent. Mm-mm. Yun ang sinasabi ng batas. So it means you have no contractual personality. O hindi ka, wala kang kakayahan ng magbibigay ng consent. For example, pentahan ng lupa. Mm. Kahit na nakapangalan sa'yo yan, hindi ka pwedeng prepare man ng deed of sale without the consent of your parents. Mm-hmm. Dahil minor ka. You are still a minor, so it means you have no capacity to give consent. Ayan. Yun ang ibig sabihin if you are a child. But don't forget na ang magulang may obligasyon sa kanilang mga anak. Mm-hmm. Okay? Ang mga anak din, may obligasyon din sa kanilang mga magulang. Mm, isa-isahin nga yan natin, okay. Attorney, para malinaw. Okay. Ano ba yung mga obligasyon ng magulang at saka obligasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang at saka obligasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak? Una, to accompany. Samahan. Mm-hmm. Kasama yun. Samahan mo. Bibigyan ng support. Okay? Tinatawag na support, education. Mm-hmm. Ito magulang to sa anak, ha? Yes, education. To give proper instruction. Proper instruction and guidance, moral and spiritual guidance. Mm-hmm. Kasama yun sa obligasyon ng magulang. Mm-hmm. Okay? Kasama doon yung obligasyon din yung tinatawag na to give protection. Mm-hmm. Okay? To give protection, to supervise yung mga action ng kanilang mga anak. Kasi the child is still a child. Correct. Mm-hmm. It means, kailangan mo talagang gabayan. I-guide sila kung saan sila pupunta. Baka magbiglang liko yan. Oo, maraming malilikuan ngayon. Oo, di ba? Baka pagbiglang liko, drugs. Sama yun. Isa yun. So yung bata, yung bata kailangan bibigyan ng guidance. Mm-hmm. But ang sinasabi ko, yung magulang na matino. Mm-hmm. Kasi may mga magulang na baliktad yung utak. Mm-hmm. Anong klase yun, attorney? Yung mga magulang na addict. Ayan. Mga magulang na may na ginagahasa nila sa ilang anak. Iba yun. Mm-hmm. Iba yun. Kasi ang tinatawag natin is parental authority. And parental authority is not absolute. Okay? Why not parental authority is not absolute? Kasi pwede yung tanggalin sa'yo. Because you as a mother, you as a father, hindi ikaw ang nagmamay-ari sa buhay ng iyong anak. Mm-hmm. Dari yan, ha? Parang sa asawa din yan, attorney, ano? Hindi, yung mga anak ninyo po, hindi nyo yan properties na pwede nyo isang la. Nako, Hindi ganun. Mm-hmm. So it means, hindi pwede na, yan ang gawin mo, yan ang pagkasalan mo, huwag mo sagutin yan, ito sagutin mo kasi mayaman. Mm-hmm. Yung mga ganun. Mm-hmm. Parang ginagawa yung anak mo as yung bagay, parang ikaw. Parang kapital. Oo, parang ganun. Hindi ganun. Ang parental authority, ang sinasabi natin parental authority or custody below 18. Mm-hmm. Pag below 18 ang bata, nasa iyo ang parental authority ng bata. Okay? Pero hanggang 18 lang. Mm-hmm. Okay. Pero kahit na below 18 ang bata, pwede mawala ang parental authority sa iyo. For example, you are very cruel to your child. Cruelty, harshness, or you subject your child to acts of lasciviousness. Ayan, yung mga ibinubugaw ang binubugaw mga anak. Mo, or ginagahasa mo yung sarili mong bata, or binabastos mo yung sarili mong bata. Acts of lasciviousness, pwedeng mawala ang tinatawag na parental authority sa'yo. Bahagi po ba nito, attorney, kasi nabanggit nyo kanina na yung pagbibigay ng instructions sa mga anak. Bahagi po ba doon na, kunwari, binigyan mo siya ng instructions, sabihin mo, ito, simplihan na lang natin, attorney, sige, bumili ka ng toyo. Pagbalik sa bahay, suka ang nabili. Pinalo gamit ang belt. Kasama ba yun, attorney? Okay. One of the rights ng magulang is to discipline the child. Mm-hmm. Okay. But may obligasyon ang child then to give respect sa kanilang mga magulang. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. But yung sinasabi natin, disiplina, reasonable discipline. Like what, attorney? Reasonable discipline. Sabihin mo, pwedeng paggalitan mo, but not to the extent na inaabuso mo na. Mm-hmm. Kasi, ang bata can be subject to psychological abuse. Correct. Pag sinisigawan mo yung bata, ginaganon-ganon mo yung bata, dinuduro mo, iniinsulto mo, pinapahiya mo, may psychological effect yun sa kanyang pagkatao. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. So it means, when we say discipline, reasonable discipline. Pero ikaw magulang, ang anak mo very... Matigas ang ulo. Matigas talaga ang ulo, hindi mo na kaya. Anong gagawin mo? You can file a case to the court. Oh, talaga? Yes, against your child? Against your child. Talaga? You can file a case to the court. Ang tawag yun sa batas, file a petition to subject your child to disciplinary measure.
Yung word na ginamit na batas, ha? Petition to subject the child to disciplinary measure. Mm-hmm. Ang ibig sabihin doon, kung mapapatunayan na hindi mo na kayang gampanan, i-disiplina ang anak mo, mm-hmm, pwede ang bata dalhin sa child care institute. Like what, attorney? Is it Boys parin? Town. Sa DSWD, ganyan. I-subject yung bata po ilagay doon sa disciplinary institute. Mm-hmm. Child care institute. Pwede ba siyang tumanggi na huwag dalhin doon kung ayaw niya? Kung ayaw ng bata. Ang bata, actually, if you file a case against your child, file a case na, ang bata may right to have a counsel. Ang DSWD ang magbibigay ng lawyer. Ng recommendation, parang ganyan. Ang DSWD ang magbibigay ng lawyer. So, it is parang kaso. Mm-hmm. Yun ang nakalagay sa may batas. May hearing-hearing din yan. Yun ang nakalagay sa batas. Mm-hmm. That the parent can file a petition to subject the child to disciplinary measure. Mm-hmm. Pero, pag napapatunayan na ang parents mismo may problema pala, hindi pala ang bata may problema kasi you have to file a petition. But kailangan may evidence, kailangan din eh. May investigation pa. May investigation. Kung mapapatunayan na yung parent pala may problema, pwedeng i-suspend yung parental authority niya. Kasi yung parental authority na sinasabi ko, is like parental custody. Mm-mm. Una, nanay, tatay, di ba? Pag for example, naghiwalay yung dalawa, ang bata below 7, kay nanay. Pag more than 7, ang bata pwede mag-decide. Di ba? Ganun yan, di ba? Saan siya pupunta? So it means, pag sinuspend yung parental authority ni nanay, ang bata hindi pupunta ni lola. Mm-hmm. Pupunta yan ni tatay. Tatay muna. Kasi yun pala yung pinag-awayan sa atin eh. Oo, kanina ba yung custody, ano? For example, si nanay, OFW, ang naiwan dito sa Pilipinas, si tatay, at saka si lola. Lola, ibig sabihin, mother side. Ni nanay. Kasi si nanay wala dito kasi OFW. Saan mapunta yung bata? For example, suspend yung parental authority or custody ng nanay. Saan mapunta ang bata? Kay lola ba? Or kay tatay? Mm-hmm. Sabi na batas kay tatay. Kay tatay kasi muna. Order of preference, nanay, tatay. Kumbaga parents muna. Pagkatapos wala doon, doon pa lang yung tinatawag na lolo't lola. Kasi ang lolo't lola, yung authority nila sa bata is, we call that in law, substituted parental authority. Hindi siya primary. Ang may primary parental authority, si tatay lang at saka si nanay. Ibig sabihin, si lola at si lolo, hindi dapat makialam. Correct. Hindi kanilang, sila pwedeng mamagitan. Mamagitan sa kanilang mga apo. Pwede sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Kultura before, pag lolo't lola ka, very strict ka. Yung correct. Mga bata dati, kaya takot eh, ang takot mga bata sa kanilang doon. Mga lolo't lola. Correct, oo. Ngayon, hindi, iba na. Binibigil. Yung mga lolo't lolo, consentidor. Oh, at yung parents yung kinatatakutan, balik-balik. Yun ang culture, yun ang, that's why tinatawag na yung kulturang Pilipino. Nagbabago sa, na rin. Sa pamilya, nagbabago. So, mas malalakas ang loob ngayon nung anak. Dahil, kinukonsinti ni lolo't lola. Yun ang ngayon, ha? yung mga lolo't lola ngayon, konsintidor. Correct, nako. So, dahil sa pagmamahal lang apo, yung mga bata, doon takot kay nanay, doon takot kay tatay. Pero dati, before, I think 1970s yata yun, not in my time, maybe 1970s based on my research, ha? So, ngayon iba, pag lolo't lola ka, stricto yun. Takot si apo. Ayoko kay lola, ganyan. So, yun, di siyempre, nandun yung lola at lolo. Yung bang parents is, pwede bang magsampa sila ng kaso o anong kaso ang pwede nilang isampa doon sa lolo at lola dahil sa pangingilam. Hindi nila makuha at pakikialam. For example, ang bata, kinukuha ni lola. Kinukuha ni lola, ibig sabihin nanay ni nanay. Mm-hmm. Okay. So yung tatay, pwede mag-file ng petition for custody. Petition for custody and also writ of petition for the issuance of writ of habeas corpus. Mm-hmm. Ang ibig sabihin doon na mag-decide ang court kung sino talagang may custody ng bata. So sorry lola, kung pagpipiliin ng court ang batas sa lola over the father will, ang mananalo. Siya ang bibigyan ng custody ng bata. Pero pag si tatay at saka si nanay mag-aaway, normally kay nanay talaga yan. Normally kay nanay, except pag si nanay may ganun. Si nanay violente, si nanay may moral issue involved. Like for example, kahit sino nalang dinadalang lalaki at yung bata, nasa harap niya, parang ganun. So pag may moral issue ang nanay, irresponsible ang nanay, may psychological problem, doon pa lang.
ibibigay ni tatay. Mm-hmm. But in normal situation, everything is equal doon kay nanay ang bata. That's the usual thing. That's the usual thing. That's the usual thing. But don't forget na yung tinatawag natin na disciplinary discipline, okay? Right talaga yan ng magulang. But discipline, not to the extent na pinapalo mo yung anak mo na dami nang namamagana yan. Not to the extent na sisigawan mo yung mga bata mo na makaepekto sa kanyang pagkatao. Ibig sabihin, bahagi ng attorney, kasi may mga lumalabas na mga na cases na inilalaisin na sa ako yung bata. Bawal yan. Ginukulong. That is child abuse. Child abuse. Pinapalo. Child abuse yan. Pinaluluhod sa kung saan saan. Parang tinatawag yan na corporal punishment. Parang corporal, yes. Wala na yan ngayon eh. Kasi pwede yan, ma-demanda ka pa ng child abuse. So you can discipline your child but in a reasonable way. In a reasonable way. And always, pag custody yung pinag-uusapan natin, always, ang pinag-uusapan natin, what is for the best interest ng bata? What is the best interest ng bata kung pinapalo mo yan na naging talong yung kulay ng kanyang paa? Is it for the best interest ng bata? No, that is child abuse. That is cruelty. That is harshness. What is the best interest ng bata kung sasabihin mo ng bata, bobo ka! Mga, dami pa mga pambabastos ang sinasabi ng bata. That is not for the best interest ng bata. Kasi when you say child custody, when you say parental authority, ang pinag-uusapan natin, best interest ng bata. Not best interest ng magulang. Kasi ang bata, hindi yan property mo. Hindi ikaw ang nagmamay-ari ng iyong anak. In fact, gift yung anak mo. This is a gift. Di ba? Anong gift sa Tagalog? Regalo. Regalo ba? May ibang term. May another term. Di ba? Parang biyaya. Biyaya, yes. Blessing. A blessing, it is, yes. It is a blessing. Yeah, no. Hindi mo yan pagmamay-ari na o magtrabaho ka dyan, tapos, yung culture natin gano'n? Ibig sabihin, attorney, bawal din yon na dahil sabihin na natin yung family, mahirap sila, walang matinong source of income. Yes. So, ibig sabihin, hindi pwede at hindi karapatan ng magulang na papuntahin sa labas ang bata at pagtrabahuhin. Ang sabi ng batas, if you force the child to beg, yung beg, it means maglilimos, pwedeng matanggal ang parental authority sa'yo. Pwede matanggal. Pero kung ang bata gusto mag-work, walang problema mag-work, but it should be more than 15. Kasi di ba sa kasambahay law, pag kasambahay law yung pinag-uusapan, at least 15 ang 15, bata. 15, yes. Hindi pwede na gawin mong katulong ang isang bata na below 15. Very clear yan sa batas. Merong mga kwan attorney na mother, because of yung galit niya, nasasabi niya doon sa anak. Halimbawa, nasasabi niya yung karakter ng tatay. Yung nagagawa ng tatay. Maraming ginagawa ang tatay mo dahil sa ganito. Yung sasama ng loob na babanggit niya. So, ang sabi kasi ng batas, cruelty. Pag, ano ba yung cruelty? Hindi naman nakalagay sa batas na physical cruelty. It means kasi ang nakalagay sa batas, cruelty or harshness, kasama doon yung verbal abuse. Kasama doon yung psychological abuse. So it means pag pwedeng makialam dito ang DSWD. Okay? Ang DSWD or ang government natin represented by the DSWD pwedeng makialam sa parental relationship ng parents at saka yung mga anak nila. Pwedeng makialam basta nalabag ang batas. But the way that child or the parent discipline, hindi pwedeng makialam ang government except pag yung the way ang klaseng disiplina is already considered cruelty. Doon papasok ang government. Doon papasok ang DSWD sa inyo. Pag papasok yan, pwedeng matanggal ang parental authority ng bata. Parental authority ng parents sa bata. Ito, attorney, balikan ko lang ng konti ha. Part of the responsibility ng ating mga parents is to give education sa ating mga anak. Part yun. Paano naman ang mga bata naman sa kanilang mga magulang? Ano naman ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga magulang? Balik natin. Ang responsibilidad ng mga bata sa kanilang mga magulang is to give respect. Kasi ang bata, you cannot expect a child to support the parent. Yes. So it means, hindi pwede, for example, ang bata 16, 17, 15, o say, magtrabaho ka doon para at least may pakain mo sa akin. Hindi pwede ganun. Walang obligation ang bata na to support the parent. Clear yun ha, walang obligation. When you say bata, below 18 ha,
hindi po pwede na i-force mo yung anak mo na magtrabaho para may pakain sa iyo. Kasi walang obligation ang anak mo na suportahan ka. Yun. Very clear yan. Pero pag ang bata is already, hindi na bata kasi malaki na, ikaw matanda ka na. For example, yung anak mo is already 50 years old, ikaw 70 years old. Of course, ang anak may obligation na to support the parents. Elder parent. Pero kung talagang tamad. Tamad ang ano, ang anak, sabihin natin mga nasa 30s na siya, hanggang ngayon wala pa rin. Pwede namang sumuport na sa parents. Oh yes. Ang support na pinag-uusapan natin sa respect sa education, ganoon, is only up to college degree. Mm-hmm. Yun ang responsibility ng parents sa ano, sa anak. Pero kung yung anak, sabihin natin nasa 40s na, hanggang ngayon wala pa rin trabaho at yung magulang ay tumatanda na, wala na kakayahang magtrabaho, may responsibilidad ba ang mga anak na pakainin or magtrabaho para sa kanyang mga magulang? Kasama yun sa support. It's responsibility. Kasama yun sa support. But kailangan talaga na may batas talaga na i-specify talaga yan na may criminal liability ang mga anak kung hindi i-support ang kanilang mga magulang. Kasi wala pa yan. Ang sabi lang na batas na ang anak may obligation pero hindi clear. Hindi clear. Yun ang mas sa civil code na sa family code nakalagay doon na ang anak may obligation din to give support sa magulang. But kung paano, hindi clear. Hindi siya clear. Hindi clear. So ang it means sa present law natin ngayon, ang mga magulang may obligation to give support sa kanilang mga anak. Pero ang mga anak, kasi anak, mga bata below 18, walang obligation to give support sa kanilang mga magulang. Ayan, malinaw yan. May mga bata pa naman ngayon, kahit tama mga yan, nasa 5 years old, partner, di ba? Yes, nasa labas sila ng kalsada, gabing-gabi, umuulan. Kasi sabi ni nanay kasi na maglilimos kami, pambili ng pagkain. Hindi pwede ganun. Hindi pwede. That is child abuse. Paano yun, attorney? Paano makakahingi ng tulong ang mga bata pagdating sa ganung mga bagay? Sa ganung mga bagay, so anong gagawin ng mga bata? So first thing na gagawin nyo, if you think na inabuso kayo ng inyong mga magulang, go to the proper government agencies. Ano yung mga proper government agencies? Pupunta kayo sa DSWD. Okay, sa Department of Social Welfare and Development. You can go to your mayor, you can go to your or any agency sa police, pwede kayong pupunta. Pwede rin. Sa PNP, sa Women's and Child Desk. So pwede kayong pupunta doon para mag-file ng mag-report nyo ay yung mga ginagawa ng mga magulang nila. Para i-evaluate nila kung anong kaso ang pwedeng isampa. Parents. Ganoon. Ito, mukhang mahaba-habang usapin ang pagdating sa parental authority. Biti na naman ako. Marami kasi ito pa lang, yung hugot pa lang yung nagpadala sa atin ng kanyang hugot question . Medyo, alam mong may pinagdadaanan siya. Mahirap kasi sa mga kabataan ngayon, may mga hindi talaga pinapalad, kumbaga, na nagiging breadwinner at a young age. Itong pinag-usapan natin is basically, ito lang ang nangyayari. Yes, at katotohanan ito, partner. Ito yung mga totoong nangyayari. Yes. Pero mas marami pang nangyayari, mas marami pang tanong. Correct. Alam ko na pwedeng itanong sa atin yung mga listeners. Yes, tama yan. Kaya't sundan ho ninyo bawat episode nito. Correct. Siguradong madudugtungan pa to. Magkakaroon pa tayo ng another episode for this one. Pero sana nasagot natin yung katanungan nung nagpadala sa ating Facebook. Kasi yung sagot ko is based yun sa UN Declaration. Yes. This is an international law. Mm-hmm. Right ng bata. Right? May tinatawag na UN Declaration on the Rights of the Child. Yes. Yun ang wherein the Philippines is one of the signatory. At isa yan, attorney, sa talagang tinututukan ng UN. Yes. Yung mga rights ng bata. So, kasama sa international law, then of course, yun ang ginagamit natin na basihan. That's why may batas tayo sa mga bata, yung child abuse, yung batas sa family code about sa obligation to give support, and responsibility ng mga magulang sa kanilang mga anak. Correct. Attorney, kung minsan yung sinasabing violation of human rights, yan ang nagkakaroon ng problema sa atin ngayon. Yes. Iba naman yun. Iba usapin yun. Mas malawak pa yan. Kasi ang another excuse, for example, yung sinasabi ng isang president, not the Philippine president, but the president, I think, of Russia, nasabi niya na human rights, yung human ang pinag-uusapan natin. And criminals are not human daw. Signatory sa Pilipinas doon sa UN. Doon sa sa rights naman. Pwede rin yung gamitin dito sa atin. Actually, pinag-usapan natin. Even na hindi tayo signatory as part of member of the family of nations. Covered natin yung international law. Because sabi pa sa ating batas,
all lahat ng general accepted principles of international law are part of the law of the land. Ayan, oo. At parte dyan yung karapatan ng mga kabataan. Yes, mm-hmm. Karapatan ng mga kabataan and obligasyon ng kanilang mga magulang. Dapat natin palaging i-emphasize yan kasi daming mga kababayan natin na nasa isip nila na yung mga bata may obligation sa kanila. Correct. Baliktad yun. Mm-hmm. Lalo na dito sa Pilipinas, attorney, ano? Oh, yes. O yun sa ibang ama, ha? Bilang 18, ha? Oh, kasi iba iba dyan na isip bata. Iba yun. Ibang usapin yan. Ayan. Marami pa tayong pag-uusapan pagdating sa mga rights natin, lalo na sa mga bata. Ito, may gusto akong pag-usapan natin next time, pero babagitin ko na lang yan. Oo, babanggitin yan sa susunod. Para may abangan sila. Ayan. Maraming salamat, attorney. At para dun sa mga kababayan natin na may problema sa kanilang parental authority, attorney, paano po ba nila kayo ma-reach? Kung may problema kayo sa batas, lalo na batas sa pamilya and sa mga kabataan, okay? You can visit po my website sa www.marktolentinolaw.com. Nandun po lahat ng link sa Viber natin, sa Skype natin. Pwede din nyo akong i-contact sa Skype natin sa Mark Tolls. MarkTolls. And also, by the way, you can call me within Metro Manila, 209-6203. Or mobile number natin, 0917-329-5353. You can Viber me or message me, text or call. Or sa Facebook page mo natin, pwede nyo akong i-like and i-message sa www.facebook.com/MarkTolentinoLaw. Ayun. Yeah. Thank you, attorney. At saka nasa graphics naman natin yan. Dito sa baba. Correct. So, malalaman nyo naman yung kanyang number. At hindi mahirap kausap si attorney gaya ng lagi nating binabanggit. Correct. Ayan, partner. Maikli talaga ang oras natin. Attorney, thank you po ulit so much for always being with us. Maraming salamat po sa inyo ulit. Oo. Sa pagpapaliwanag sa amin tungkol dito sa parental authority. Maraming salamat din po sa mga kababayan natin na talagang patuloy na tumututok sa atin dito sa ating programa at hindi po tayo iniiwan. Paalala po doon sa mga gusto pa rin magtanong ng kanilang lalo na pagdating sa family, i-comment nyo lamang po sa aming comment box at lagyan nyo lamang po ng hashtag HQOTD para mas mabilis po namin yang makita. Ayan, partner, magpaalam na muna tayo. So magpaalam ho muna kami sa inyo. Ayayahan mo na rin kayo. Susunod naman. Ayan, maraming salamat po. Kami pa rin po ang inyong nakasama. Ako po si Vian Dacles. Ito po naman si Sunny Kasulyang. At hanggang sa susunod po na ating programa, ito pa rin po ang Legal Minds!